Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome to my channel. Samahan niyo po akong tunghayan ang unang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Unexpected Love. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din po ng subscribe button, ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa paparating ko pang mga uploads. Saglit na huminto sa pagbabasa ng romance novel si Abigail Ortega para pahirin ang mga luha sa kanyang mata at pisngi. Nasa pinakadramang parte na siya nang binabasa niya. Naniniwala siyang balang araw ay darating ang hero ng sarili niyang love story. Umaasa rin siya na isang araw ay babalik sa kanya ang isang pag-ibig na nawala sa kanya 5 taon ang nakaraan. Sa ngayon, ang puso niya ay nakalaan lang sa pagpapatakbo ng bukirin ng pamilya nila. Pag-aari ng mga Ortega ang malawak na bukirin sa Nueva Ecija. Siya ang nagpapatakbo ng lupain na tinataniman ng palay at iba't ibang uri ng mga gulayin. 7 taon na niyang tinatrabaho iyon. Mula nang isalin sa pangalan niya ang lahat ng ari-arian ng pamilya nila. 18 anyos lang siya na mamatay sa isang aksidente ang mga magulang niya. Ngayon ay 24 anyos na siya at tanging ang Lolo Carlito niya ang kasama niya sa bahay. Ilang saglit pa ay pumasok sa kubo si Mang Kaloy. "Magandang umaga," bati nito sa kanya. "Handa na po tayo bukas, Mang Kaloy. Nakaarkila na po tayo ng jeep at nakonta ko na rin ang tindera sa palengke sa bayan." Nalito siya. "Alin po ang babaguhin natin, Mang Kaloy? Tingnan mo ito, iha." Iniabot nito sa kanya ang isang calling card. Nabasa niya roon ang pangalan ng isang restaurant sa Nueva Ecija. "Mang Kaloy, anong ibig sabihin ng calling card na ito?" "Bueno, kaninang umaga sa bayan ay may mga nakilala ako. Mga empleyado raw sila ng restaurant na iyan. Naghahanap sila ng bibilhan na magagandang kalidad ng gulay at mukhang pamilyar na ang bukid natin sa kanila dahil sa kwento ng mga tindera sa palengke," paliwanag nito. Nakangiting tumango ito. Pupunta raw sila rito bukas ng umaga sa oras ng anihan. Napangiti siya sa labis na kasiyahan. Sigurado na ang benta nila at makakatipid sila sa pagbiyahe ng mga ani. "Mang Kaloy, iyon na yata ang pinakamagandang balitang narinig ko sa buong panahon ng pagpapatakbo ko sa bukid." Ngumiti ito. "Hindi lang iyan, iha. Nag-iisip silang kumuha ng supplier. At kung suswertehin tayo, baka tayo rin ang kunin nila. Kung ganoon, kailangan nating bantayan ang mga tanim. Dapat siguro ay mag-research pa tayo ng mga paraan para mas lalong mapaganda ang kalidad ng mga ani natin." Kinabukasan, maagang ginawa ang pag-aani ng mga gulayin at inihanda agad ang mga iyon. Hindi naman binigo sina Abigail ng mga empleyado ng restaurant. Maagang dumating ang mga ito sa farm. Hindi makapaniwala si Abigail na halos pakyawin ng mga ito ang mga ani nila. Ipinakilala rin siya ni Mang Kaloy sa manager ng restaurant bilang may-ari ng bukid. Inialok ni Mang Kaloy na kunin sila bilang isang supplier. Tila interesado naman ang manager dahil nangako itong babalik para pag-usapan ang bagay na iyon. Bago natapos ang araw ay nabudget na niya ang kinita nila sa pagpapasweldo ng mga trabahador at sa pagplano para sa susunod na tanim nila. Pumunta si Abigail sa mall. Tiningnan niya ang kanyang relo. Napagtanto niyang halos 2 oras pa bago magtanghali. Naisip niyang maglakad-lakad muna at magpalipas ng oras bago siya umuwi.
Susulitin na niya ang pagpunta doon. Bihira siyang makpunta roon dahil malayo iyon sa lugar nila. Nang mapagod sa paglilibot si Abigail, ay pumunta siya sa food court upang bumili ng pagkain pagsasaluhan nila ng lolo niya sa tanghalian. Naglalakad siya palabas ng food court nang mapatingin siya sa isang babaeng bumibili. Agad na nakilala niya si Tita Aisa, isang kaibigan ng pamilya nila. Napatingin din sa kanya ang matandang babae at agad na nangingitian siya. Nilapitan siya nito. "Abigail, ikaw ba yan, iha?" Halatang na sorpresa sa sabi nito. Nakangiting tumango siya. "How are you?" Niyakap siya nito ng mahigpit. Inimbitahan siya nitong umupo sa isang mesa. 6 na taon ang nakaraan nang muling magkita sila. "Kamusta na po kayo, Tita Aisa?" "I'm fine, iha. I'm doing great," sagot nito. "Ikaw, kamusta? Teenager ka pa noon nang huli kitang nakita. But look at you now, lalo kang gumanda. Kamusta naman kayo ng lolo mo?" Ikinuwento niya ang pag-take over niya sa farm at ang mag-isang pamamalakad niya roon. Sinabi niyang maayos ang lahat at kahit paano ay nakakaraos sila. "That's amazing, iha. Nakakaya mong patakbuhin na mag-isa ang farm ninyo. But surely, you need a partner." Wika nito at ngumiti sa kanya ng makahulugan. Napamaang siya. Hindi nito inalis ang tingin sa kanya na parabang binabasa ang isip niya. Nag-iwas siya ng tingin nang maramdaman niyang uminit ang kanyang mga pisngi. Bumilis din ang tibok ng kanyang puso. "If you don't mind my asking, iha, may someone special na bang nagpapatibok ng puso mo ngayon?" Ngumiti siya ng pilit habang nakatitig sa mesa. Kapag kuwan, ay nahihiyang umiling. Nang mag-angat siya ng tingin, ay nakita niyang nakangiti ito sa kanya. Tila napipi siya sa kawalan na masabi. Hinintay niya itong magsalita, ngunit biglang nagring ang cellphone nitong nasa loob ng handbag nito. Nagpasintabi ito sa kanya at sinagot ang tawag. Ano bang nangyari sa kanya? Bakit wala siyang lakas ng loob na sabihin ang laman ng puso niya? Bakit hindi niya maamin na masaya siya nang makita si Tita Aisa niya? Dahil sa pangako nitong 6 na taon na niyang hinihintay. Binisita siya ni Tita Aisa sa bahay nila. Dala ang isang mensahe mula sa kay Mang Danilo bago ito mamatay. Ang totoo, isang kabilin iyon para sa anak nitong si Jason. Ikinuwento ni Tita Aisa ang hiling ng asawa nito na ipakasal ang anak nito sa Unica Iha ng kumpare nitong si Tony. Binanggit din ni Tita Aisa na sinabi ni Tito Danilo na may sulat na ginawa ang ama niya para sa 18 taong kaarawan niya. Hinanap niya sa kwarto ng mga magulang niya ang nasabing sulat. Nakalagay doon ang hiling ng ama niyang magpakasal kay Jason bilang pagtanaw ng utang na loob sa malaking tulong ng ama nito. Nang tubusin nito ang bukid nila noon, gusto rin ng kanyang ama na sila ni Jason ang magpalakad ng bukid. Ngunit tumutol ang kanyang lolo Carlito. Magde-18 lamang siya noon at wala pa sa tamang edad para lumagay sa tahimik. Nangako na lang si Tita Aisa na babalik ito pagkatapos ng debut niya. Ngunit hindi nangyari iyon sa hindi malamang kadahilanan. Mula noon ay wala na siyang nabalitaan dito o kay Jason. Huminga siya ng malalim at naglakas loob na itanong dito ang anak nitong binalak nitong ipakasal sa kanya noon. Wala siyang balak palampasin ang pagkakataong iyon na matagal din niyang hinintay. "Tita, kamusta na po si Jason?" "Well, iha, I'm glad you asked. Jason's working in Singapore and I believe malapit na siyang umuwi," sagot nito. "I also believe that she decided to settle down pagka-uwi niya." "Settle down?" Biglang nanuyo ang lalamunan niya. "Yes,
my son is getting married. Naguguluhan siya. Nagpaplano ng magpakasal si Jason? Kanino? Congratulations po kung ganun. Pinanghinaan siya ng loob. Abigail, iha, naalala mo pa ba 6 years ago, your father's letter? Tumango siya. I was wondering, iha, kung okay lang sa iyo na tuparin na sa wakas ang kiling ng papa mo. Abigail, would you like to be my daughter-in-law? Napakapit siya sa upuan na manginig ang katawan niya. Yes, mabilis na sagot niya, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. I would love to. Bakit ka umiiyak, apo? Hindi nakakibo si Abigail sa tanong ng kanyang lolo. Nakauwi na siya at nakaupo sa sala ng bahay nila. Hindi pa rin siya makarecover sa alok ng tita Isa niya. Napakasala niya ang anak nitong si Jason. Gusto niyang maging asawa si Jason. It was a definitely a dream come true. Sino ang makapagsabi na pagkatapos ng 6 na taon ay mangyayari pa rin ang pangarap niya? Malinaw pa sa alaala niya kung kailan nagsimula ang pagtingin niya sa iyo ni Kuiho ng kaibigan ng kanyang ama. 10 taon lamang siya noon nang makilala niya si Jason. Dinala ito ni Mang Danilo sa Nueva Ecija para magbakasyon. Nagbibinata pa lang ito noon. Madalas silang isama ng kanya-kanyang ama sa pamamasyal ng mga ito. At kapag nababagot siya, ay nakikipaglaro ito at inaaliw siya ni Jason. Likas na mabait ito. Palibhasa ay wala itong kapatid. Madali itong naging kaibigan ng mga taga-baryo. Madali rin niya itong nakasundo dahil best friend kung ituring siya nito. Inuuna siya nito bago ang ibang mga kaibigan nito sa lugar nila. Tuwing summer vacation ay hinihintay niya ang pagdating nito. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod ko pang mga uploads. Maraming salamat po. God bless!